At para nga po sa latest forecast track analysis ni Bagyong Agaton, may kita nga po natin dito po sa ating latest forecast track analysis na si Bagyong Agaton po ay sa kasalukuyan ay nasa San Pablo Bay, kung saan nga po inaasahan natin na ngayong araw hanggang bukas po ng hapon ay patuloy nga po itong maglalagi. Dito po yan sa area po na ito, sa northeastern po yan ng Leyte, maging sa southern portion po ng Eastern Samar at Samar, kung saan inaasahan din po natin na sa susunod nga pong mga araw, by maaari po yan bukas naman ng gabi ay magsisimula na nga po itong kumilos pasilangan or palayo yan sa ating kalupaan. Ito nga po yung time na din na papasok si Malakas sa ating area of responsibility at magkakaroon nga po sila ng interaction. And also, naasahan din po natin posible po na by Wednesday evening or sa umaga po ng Thursday ay maaari na pong maging isang low pressure area itong si Bagyong Agaton. At para nga po sa tropical cyclone wind signal number po natin, number 2, nakataas po ito sa bahagi ng Visayas, dyan po sa southern portion ng Eastern Samar, sa southern portion ng Samar, sa Biliran, maging sa northern portion ng Leyte. And also, meron din po tayo nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 naman, sa bahagi po yan ng southern portion ng Masbate, sa nalalabing bahagi po ng Eastern Samar, sa nalalabing bahagi ng Samar, Northern Samar, sa nalalabing bahagi po ng Leyte, sa Southern Leyte, sa northeastern portion ng Cebu, kasama na po dyan ang Bantayan at Camotes Islands, maging sa eastern portion po ng Bohol, and also sa bahagi din po ng Surigao del Norte, maging sa Dinagat Islands, kung saan pinapaalalahanan nga po natin yung mga kababayan po natin na posible po silang makaranas dyan ng mga mild to moderate po na damages, lalong-lalo na po sa mga structures na gawa sa light materials. Yes.